talent, blueprint yan sa psychology ko. Kung ano yung rejected ka ng bata ka, kailangan mahil yun kasi baka hindi ka aware na kaya ka hindi marunong tumanggap ng pagmamahal. Nandiyan pa yung rejection na yun. Kahit ka nasabihin na mahal ka, nandiyan kasi yun eh. O, nung bata ka, kino-compare ka sa kapatid mo, di ba? Sino-sino yung sinabihan na, ang pangit mo naman. Sige, magpari ka na lang, magmati ka na lang. We criticize them, but when they come at our door, if they are rich, we really welcome them. Sino ba yung ano yun? Yung kapag, di ba, pag nag-aahin tayo, kanina mo lang tinitigay yung mas masarap. Sabi sila na, ano yun, yung busog natin, yung busog nyo pa. Pag yung gutom, ayaw natin pakainin sa totohanan lang po, magpakatotoo tayo. Kapag may pumunta na pulubi sa ating, ano, ayaw natin, di ba? Pero pag niya pumunta na maganda at mayaman at ano, kahit paano, nahihiya tayo, di ba? Hindi nga natin kinakahiya na hindi tayo nahihiya sa pulubi eh. Di ba? Eh, pasensya mo kayo sa bahay namin. Ako, ang mahirap lang po kami. Kaya ka nga mahirap kasi mayaman siya eh. Papayaman siya eh. This is a reality po. I think I go back to what I am saying. May mga karanasan po tayo nung bata, even the rejection that we experience. Yung sinasabi ko po, nagsimula ako, may drama tayo, tinapon ako ng nanay ko, binubog ako, hindi ako mahal. Ayun po, malaki na tayo. Malaki na po tayo, like yung tayo ng leader. May kapasidad na tayo na mag-desisyon. Kapag ang dahilan pa natin kung ba't ka ganyan, kasi nung bata ka, ganito ka, di ba nakakita tayo yung pag namatay yung patay na yung nanay, sinasabi pa, eto pa kulito ka naman talaga ni nanay eh. Di ba may ganun drama tayo? Oo, oh, eh masaya tayo sa drama natin yun. Kasi may excuse eh. Eh talaga naman eh, kasi dahil sa kanya, we blame others for our misfortune. To some extent, yes. But like that boy, we have the capacity to rise up. And that is what we are trying to teach the poor. That's what we are trying to tell them. Okay, blame it to climate change. Lahat na lang ang nangyayari dahil sa climate change. Sino ba sa climate change? First name niya, climate. Last name niya, change. Middle name niya. Lahat ganun, ano? And we spend so much money on climate change conference. Oh, I was just invited to Thailand some time ago to attend the climate change seminar. Okay lang kaya, libre pa masahe, masasalita ka lang. Yung ganun po ba? Pero nakaka-guilty. Kasi alam na po na bago sa climate change eh. yung po ba ganun? So, in a way, yun po yung gusto nating sabihin. Ano ba talaga yung nandiyan sa atin? Yung drama po natin, kalimutan na natin. Kasi baka na ipapasa natin yun sa ating mga tao na tinuturuan. Sabi natin sa mga bata, Lako, labot ka sa Diyos. Parusahan mo ng Diyos. Pati yung pare doon sa carpet, kabahan kayo! Di ba? Sasabihin ng pare, narating na ba kayo doon? Parusahan kayo ng Diyos. Diyos ko naman, yan na nga. Lampung taon sa seminaryo, sinasabi na hindi nagkaroon ng Diyos eh. Pagdating na doon sa carpet, paparusahan kayo ng Diyos. Ay, mas mga reset yan eh. Di ba? Ay, pare ba yan? Superior mo sa kay Holy Spirit dun sumusunod yun kayong dalawa. So hindi pwede yung Holy Spirit ni Superior mo iba sa Holy Spirit ko. Isa lang yung sumusunod. Hindi ibig sabihin yung Holy Spirit kong boss nyo.
hindi pwede sa Holy Spirit yung iba. Kung nakikinig kayo pareho sa Holy Spirit, isa lang dapat. Di ba? Bakit ba iba-iba yung Holy Spirit natin? Sinabi na po ng Vatican to, hindi lang Katoliko maliligtas. Yung po mga kapatid natin na Muslim, kapatid po natin yun. Sa akin po ang most painful dito is preparate tayong Pilipino at kung paano tayo nagpapakaya. Napakasakit po nun. Dapat iniiyakan po natin talaga yun. At ano yung gagawin? We were invited last year to Basilan and now I just got the text. Pumunta kami sa Basilan, sabi ng team, ay, nakakatakot doon. Pero nakakaya naman, Holy Heroes yung seminar natin. Kasi sabihin na yung third body. Kasi nakakatakot tayo. Sabi nung isa namin kasama. Nagkataon may tarpaulin tayo dito. Pagtapos ng Year of the Lay at titigitigit sa tayo ng tarpaulin the heroes. So yun po, ano po yun, natatawa tayo kasi totoo po yun, at ako rin po, yan po yung aking ano, kung di ko matatawanan yan, iiyakan po talaga. At kung minsan gusto ko nalang magtago sa lungga, is ko na, sabi ko kahapon, kausap yung si Piero, na mo, iniisip ko nga yan, ano gusto kong gawin na next 15 years of my life, next 15 years of my life, I will be 70. And that's, I'm 55 po ngayon, announcing my age. And I don't feel that. I'm the youngest in my family and I thought I'm always young. Yeah. So, pero tanong po yun eh, tanong, how do I want to live the rest of my life? What is God calling me to do? I was telling my superiors, it's my dignity. So, maybe I should go somewhere else or maybe should I continue in summer? Should I? Personal po yun, of course, I have a community, I have a superior, I have to listen to, I have to be sent. Pero meron pong akong responsibilidad to ask myself, ano ba yung tawag ng Panginoon at baka tumutugma yun. Ang question daw po is, when the greatest longing of your heart is the longing of the world, the greatest longing of the world, yun po ang tawag ng Diyos. Kapag ang tawag sa'yo ay ang tawag din sa mundo, siguro yun talaga. Kumisa naman po, may tawag ka na hindi nadidinig ng mundo. Paglaban mo yun. Pero kumisa, bakit ba ako lang? Bakit ba lagi ako nang paglaban sa mundo? Tanungin mo rin po yung sarili mo. Bakit ba lagi mong kalaban lahat ng tao? Baka naman meron ang ibang spirito. It's either ikaw o sila yung hindi nakikinig sa spirito. So sige po, ngayon po, konting ano lang. Meron lang kasing ginawa po na ano na po to, alam niyo to? Kasi sa yung sinasabi mo kanina, sa Western thought, sa Western psychology, compartmentalize sila eh. May isip, may puso, may gawa. At sinabi din niya ni Pope Francis, to know, to think well, to feel well, to do well. Meron po dyan na ano si Stephen Covey about Mahatma Gandhi. Kasi ano po, si Stephen Covey, yung author ng 7 Habits of Highly Effective People, unfortunately, he died of an accident, but his best-selling, million-seller book, 7 Habits of Highly Effective People, he would describe Gandhi, one who liberated the Indians from the British by active non-violence. He had no army, he was just himself. He was powerful because, as what Covey said, what Gandhi thinks, Gandhi says. What Gandhi says, Gandhi feels. And what Gandhi feels, Gandhi does. What he thinks, he says, he feels, he does. And that's what Pope Francis was saying. Ang sinasabi lang po, coherence. Coherence, consistency. Hindi yung sinasabi, iba yung iisip, iba yung ginagawa, iba yung nadadama. Okay lang ako. Okay lang talaga ako. Pero pag tagitot niya, talagang galit na galit siya at na, di po ba, kaya hindi tayo nakakasundo eh. Okay lang ako pag nakaharap. Yung gano'n, kailangan po consistent at nakikita niyo yung mga tao na yan, payapa.
So, pero forgive this, pero meron ding concept dito na, ano ba yung Filipino? Kasi konting pag-intindi lang po, sabi po dun sa Western thought, ng psychology. Parang spiral din po ang tawag ko kasi. Mula sa isip, di ba? Kung ano yung inisip mo, nadama mo, at kung ano yung naiwan sa puso mo, gagawin mo. Okay? Pero ito po tayo kasi yung iba-ibang ano, aspeto ng sarili na dapat nating maintindihan. Pumikit nga po kayo. Pikit. Hello. Pikit. Hello. Yes. Isipin niya niyo yung isang ano, habang nakapikit po kayo, isipin niya po niyo yung isang pinaka masayang event ng buhay niyo. Pinaka masayang event po ng buhay niyo. Isipin po niyo. Ano po yung naramdaman ninyo? Masaya, di ba? Masaya. Nakangitingan po kayo. O, kumikit po ulit kayo. Isipin naman po yung pinakamalungkot na nangyari sa inyo. Pero saan daw qualification po. Pero alam naman po niyo na
making love is not only physical, but to some people, it's only physical. That's why people rape, because they just have to perform that, diba? Physical din po yan. You don't even think about it. It happens. It's a physical activity. So may mga pangangailangan po ang ating mga katawan. So in terms of motivation, yun ko po iyaan ito sa ating servisyo. Diba sa seminar po, subukan ninyo seminar. May seminar, saan? Sa hotel. Ah, sa hotel. Masarap ang pagkain. Ah, diba? Yun. Kapag po tayo, lahat ng ginagawa natin, physical, ano po yung mas marami kapag maganda venue, no? Pag masarap ang pagkain, ano pa? Kapag meron ding bibigay, no? May mga giveaways, no? Tingnan po natin yung level na yun sa ating servisyo din. Ah, merong mga, may sasakyan ba? O lalakad ng tatlong bundok, no? Ano po yun eh, physical yun. Physical na iniintindi yun, parang pangangailangan. Yun po, okay? Yun naman sa emotional, mental, kaya pagsamahin na natin yun, di ba? Ay, matututo ako ng ano ba yung mga social encyclicals, di ba? At pwede kong ibigay yun, no? Di ba? Mental. Pero, meron din tayong emotional eh. You belong to a community. Later on, actually, BEC. Parang may kasusap na isa pa. Spirit. So, yun po, yung emotional mental. Diba, kapag kayo attend ng meeting, nandun yung kaaway nyo. Pupunta ba kayo? Diba kung isa hindi na kayo nag-attend ng meeting? Kasi ayaw nyo na sa Paris priest eh.